Hello po, good morning. Welcome to my vlog and welcome to my channel and welcome to my vlog. So ngayon magluluto ako ng kasi mayroon na akong lunch for today, yung linuto ko. Mayroon pa akong tira. So ngayon lutuin ko yung merienda para pang merienda ko sa pang-araw-araw na pang-araw-araw na merienda. So yan. So ang cute ng damit ko. Ito yung may kwento lang. may kwento muna. Ito yung damit ko nung volunteer ako sa dito sa mga simba-simbahan. Yung para sa mga batang Italiano na pag summer, every summer lahat ng mga karamihan sa mga simbahan dito operate sila ng mga parang summer para sa mga bata, kabataan. Yan. Dahil yung ibang mga yun yung layunin niya na para ano may tawag sa atin doon, nakalimutan ko. May ano yung pag summer, yung kahit na mga isa sa mga nagtatrabaho, halimbawa, nagtatrabaho yung magulang kahit summer. Kasi yung iba meron din trabaho eh. Or busy, mami nagawa ganyan. Usually, wala silang pag-iwan ng mga bata nila. Doon dinadala at the same time natututo sila at natututo sila ng extra activities at saka yung para makipag-interact sa mga iba-iba rin na mga kabataan, ganyan. Mga storytelling, marami. Tapos mga, parang basta summer activities ng mga bata. Extra, ano nila. Yan. Dahil yung mga iba, mga busy rin yung mga mami. Ganyan yun, basta yun doon. Sa mga simbahan or oratorio, tawag. Yun, nag-ano ko yan, volunteer. Tapos, yung mga para i-guide din yung mga bata, taga-bantay, ganyan. Kung habang may nagagawa sila o nag-ano na istorya, nandun ako, nag-a-assist din, patayo-tayo. Yan, nag-volunteer ako dahil maganda rin para makatulong design, para pati ako makapag-interact din sa mga bata, mga batang mga Italiano. Iba-ibang mga lahi ang mga nandun na mga bata. Pwede siyang meron siyang basta iba-ibang lahi yun. May Asian, may Italiano, may Italian, may ano, yung lahat open for public sa mga gustong ano. Pero syempre may bayad, yung nagbabayad din yung mga magulang ng mga bata doon sa simbahan o sa oratorio o kung sino man yung nagmamanage nun. And aside from that pala, ito yung ang tawag, ang pangalan ng grupo na pinag-volunteeran ko is yung summer nila nung, ayun, 2018 yon, year 2018. So, ayan o, All Opera. Yan. Search nyo. Maano rin sa ano yun, sa makita sa Google. Pero wala yata ako. Wala ako doon. Kasi sobrang dami naman eh. Iba, siyempre, volunteer lang ako. Yung mga, tinututukan lang doon yung mga yun nga, yung mga bata. At marami rin ibang mga volunteer doon na mas ano. Ako parang extra lang talaga. As in, yan. Pero sa akin, contento na rin ako. Proud din ako dahil nag-volunteer nga ako doon at natulong din sa akin yun. Natulungan ko rin yung mga bata. At saka itong importante, yung souvenir nila na t-shirt. Yan, pa summer. Kasi, yan. Parang very well overwhelmed din. Yan, no? Ang cute, oh. Iba-ibang kulay yan. Yung iba, kasi grupo-grupo yan, maraming mga bata. Yung iba, green. Yung iba, yellow. Saglit, pabayit ako yung picture. Yan, meanwhile, habang hinahanap ko sa isang cellphone ko yung picture namin, pakita ko rin. Siyempre, pakita ko lang dahil para ma-share ko lang sa inyo. So, habang hinahanap ko sa isang cellphone. So, meanwhile, yung lulutuin ko ngayon is yung merienda, no?
ano yan, kalamay na yung lansong. Yan. Ang mga, yung, kasi di ba kaya nga bumili ako nung ito, yung, nung namashell ako na vlog ko, yung sa Paolo Sarti, yung sa Chinatown. Ito ang nabili ko, yung, yan o. Oh, yung banana leaves. Ayan. Banana leaves. Isa siyang buong ganyan. Tapos ang paglulu, ang, kasi yung, tapos gagamitin ko lang na, ang mahal siya, 6 euros and 50 cents. Isang daon na, isang gano'n, siguro yan, di ko lang. Tapos sa paglulutuan ko lang, ito lang, oh. Ito lang. Tara! Wow! Yan lang, oh. Kasi nga, ang steamer ko, eh, maliit lang. Yan lang. So, anyway, yan lang. Tapos yung, kaya nagkamali nga ako, dapat di na ako bumili. At eh, hindi ko nalalagyan sana ito. Eh, nakaya lang. Eh, napasubo na. So, ang dami, oh. Hindi ko alam kung pwedeng i-freezer ito. Yun. Kaya, napakarami. So, yan. Tapos, yung gagawa muna ng latik. So, meron pala siyang maliit na gata. Tignan nyo. Ito, maliit lang siya. Ilang, ano lang to. Tingnan ninyo. Papakita ko. So, ayan yung maliit. Ito yung maliit na gata. Ito yung malaking gata. Meron pala siyang maliit. O, di ba? Ang cute. Ang cute nito. Tsaka, ano siya, yung open, easy, yun, yung easy open, yan. It, pero, itong malaki, hindi. Wala. So, yan. Tapos, rice flour. Ito nga yung galapong na tinatakong tawagin. Ay, hindi pala. Oh, tama. Glutinous rice flour. Galapong kung tawagin. And then, sugar. So, yun lang ang ingredients. Tapos, yun nga. Itong ito. Itong hindi ko nga, pinag-iisipan ko nga eh kung gaano kadami o ano. Kasi nga yung paglulutuan ko, eh, isang ganun lang. So, as usual, tansya-tansya na naman ako. So, dyan. Nahanap ko yung picture namin nung summer 2018. Wala pa ang danle. Ang bagal ng cellphone ko. But meanwhile, magluluto muna pala ako ng latte. Ayan. Yun yung, ito yung ano ko, para mamaya. So, kasi papakita ko pa yung picture. Pero, meanwhile, magluluto muna ako ng latte. So, itong maliit ang gagamitin ko. Yan, para sa latte. Tapos, itong malaki, para dun sa lansong kalamay. Yan. First time ko rin lang gagawa ng lansong. Yan. Nakita ko lang sa mga ano, sa internet. Yan. So, ito muna yung latte. Yan o. Siyempre, lalakas yung apoy. Yung fire natin, eh, middle siya ng, malakas muna. Kasi para mabilis. Yan, mabilis kumulo. So, hintayin muna natin kumulo yan. Meanwhile, yan, habang hinihintay, so, yung sinishare ko sa inyo, yung mga pictures nung 2018 na ito nga, All Opera,
na nag-volunteer ako. Yan, sa oratorio. No, tawagin dito yung oratorio. So, bali, isang compound yun, oratorio, tapos church. Yan. So, ito yung picture namin. Susum ko. So, yan. Blood. Blood naman. Bakit blood? So, ayun ako. Sandali. Bakit blood? Yan, blood siya. Yan. Ako yung nakaupo. Yan. Kaya lang, blurred siya. Makikita nyo na lang sa siguro ilalagay ko, i-upload ko sa ano, para at least, di ba, na-share ko sa inyo, marami yan. Oh. Yan. Oops. Yun. Tapos, ito yung mga ginawa ng mga bata doon. Where? So, yan o. Oh, ganyan sila kadami. O, oh, yan. Nanunod yata sila ng film noon that time na pinicturean ko sila. Ayan yung mga gawa nila, yung mga flowers na papel. Hihinayin ko muna ng konti. Yan ang mga gawa nila. Tapos yan, oh. Nakasulat all opera. Well, anyway, yun. Pero yung ako, nakatoka ako sa mga batang may kasi dinivide nila yun by age. Yun, nasa mga ako eh, yung edad na 6 to 6 years old na mga bata, babae at lalaki magkakasama. 6 to 9 years old yata. Yan. Tapos mga iba, mga 7 to 14 years old yan. Iba-ibang category. Andito sa saglit. Kasi 6 to 12 years old ganyan. So yan. Ito na yung latik. So kumukulo na, kaya hininaan ko na ng konti. Lilagay ko na sa medium. Medium fire. Kasi baka masunog. Hindi pa naman masyado ba. Lakas ko para mabilis. Basta bantayan ko na lang, halu-haluin ko ganyan para hindi siya masunog. So, ilalagay ko na yung dito yung para sa cellphone. Wait lang. So, yan. Siya nag-brown, no? Medyo matagal. So, meanwhile, habang yun, habang hihintay, pre-prepare ko na yung itong leaves. So, konti lang ang kailangan ko. Hindi ko alam kung paano magagamit lahat ito.
O kung pwede ba siyang freezer. Hindi ko alam. Napakalaki at parang sira pa yun doon. Nasisira ba ito? Hindi ko alam. Ay, hindi pala isa eh. Ang dami eh. Pero pala. So, ito muna. Ang gagamitin ko. Pero marami pa rin. Sa tutuusin lang, parang ito lang. Ganito lang ang magagamit eh. Parang ganito lang ang paggamit. Kasi papainitin pa ito, no? So, napakarami. So, ito, pinapainit pa sa, ano? Ayan. Ayan, pinapainit na ganyan. Ayan, ang pagkakalam ko, ganyan. First time ko palang gagawin. Mag-dry lang. Alam ko, pinapainit ito eh. Ginaganyan sa apoy. Dahil first time. Gusto kong i-share din sa inyo mga first time ko. So, hindi ko alam. Okay na siguro to. Yan. Kasi nag-ano naman siya yung lumambot na siya. So, okay na yan. Dahil first time ko nga, no? Yan, sinishare ko lang din. Tignan natin yung latik. Baka... Di pa naman. Para may butas siyang gano'n, no? Total sa marami naman siya. Marami naman yung dahon ko. Papalitan ko. Dahil di ako talaga marunong. Total na, marami naman niya, no? Ba't palitan ko? Gagawa ulit ako. Yan, ulitin ko po. Yan. Init. Yung init. Kapaso. Yan. So, yung latik. Oops! So, yan, ganyan. Dito, lalagyan pa ng oil. Nihintay ko pa pala. So, i-set aside ko muna. Yan. Sineset aside ko muna. Yung latik, hindi pa naman. Napakarami po, hindi kala ko isang dahon lang na ganoon. Marami pala siya, oh. Pwedeng
Mapambalot ko pa yata yung buong katawan ko rito. Ang dami oh. May pala. 6.50. 6 euros and 50 cents. Akala ko isa lang na ano eh. Isa lang na. Pero aning ko to. Tignan nyo naman yung ginawa ko. Ayan, napakarami. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin. Yan siya. Kung ipipreaser ko, kung pwede pa sa freezer ito. Meanwhile, tignan natin yung latik. Yan, di pa. So, gagawin ko muna yung glutinous flour, rice flour. Yan, ito. Ito na, ito na. So, wait, bubuksan ko nga muna pala ito. So, ito na yung latik natin. Mga talsik-talsik na. Hindi pa siya golden brown. Hindi pa siya brown brown. So, yan. So, ito na po. Madidim. So, yan. Yung wala yata ang lamig. Pwede na dyan. So, yung gagawin kong pansukat, ito na lang. 1 cup of sugar. Yung sagala pong ang tatansyahin ko. So, ayan. Isang ganyan, 1 cup ng sugar. Wait lang. Tignan na naman natin to. Nangangamoy na. Ay! Natansik siya ngayon. Ito kasi yung sa maliit na lata. Yan, yan yun. Ganyan ang magagawa niya. Marami na rin yan. Puti-puti pa rin eh. Kita nyo, may puti-puti pa. So, alalayan ko na lang muna ito kasi baka masunog. Kailangan haluhaluin. Kasi lilas ko na nga yung fire para bilis. Nasa, ay! Tumatalsik. Nasa medium. Natalsik siya kasi medyo malakas ang apoy. Nasa medium fire siya. Yan. Nain ko lang. Baka matalsikan ako. Bali na lagyan nila ng sugar itong latik habang ganyan, lalagyan sugar para dumami or para may ibang flavor. Yan. Konti pa, no?
So, yan ang nagawa niyang latik dun sa maliit na incan. Maliit. So, yan. Good for ano na rin to. Yun sa lalagyan ko. Sobra pa nga yan. Pero sa akin, sakto lang kasi masarap naman na latik eh. Yan, pwede na yan. So, papatayin ko na yung fire. Yan. And then, habang ginagawa ko pala yun, nagpapainit na ako ng tubig para sa steamer. Yan. So, ito yun, steamer ko. Maliit lang. Pang single lang nata ito. Nakita lang kasi ako kaya na binili ko. So, yan, no? So, yan, mga 1.5 liters. Tingnan ko nga. Yan. Maliit lang siya, oh. So, yan. Tapos, ito palang, ano, sabi nila, yung takip, is tatakpan ng cloth para hindi tumulo dun, mag-dip yung tubig sa mamaya sa galapong. Eh, sa, yun nga, sa lansong. So, start ko na siyang painitin. Mamaya ko tatakpan ng cloth pagka mainit na. Yun. So, ito nga, nandito na ako sa cup of sugar, no? Sugar pa lang to. Yan, cup of sugar. Ito ang tatansyahin ko. 1 cup na rin siguro. Dahil kung isang lata. Hindi, 2 cups. parang expert eh. So, bahala na. So, hindi ko naman pupunuin eh. So, yan. Tatansyahin ko na lang. Tatansyahin ko na lang. 1.5. Kasi, kung sumobra man siya, adi 2 beses na lang, no? Oo nga. Eh, kaya lang yung gata. Kasya ba? Dinagyan ng tubig. Konting tubig. Just in case. Siguro pwede naman. Hindi ko lang alam. Pero, meanwhile, ito muna. 2 cups na ganito. Na hindi naman puno. Yan. Tsaka, 1 cup na sugar. Ang ginawa. Ay! Comedy dito, comedy. So, ito, nabuksan ko na. Yan. Ay, shit. Saglit lang. Sorry. Hindi ko pa pala na-mix yung kakadaldal ko. Hindi ko pa, imi-mix ko muna all together pala yung sugar and rice flour. Pero, nabuhos ko na napaano pa ako. So, buhos ko na nga. Parang maliit yung lalagyan ko. So, yan. Mimix ko lang lahat. So, yan. Mimix ko muna po all together. Para hanggang sa maging even na yung texture. So, ayan. Oops. Ayusin ko lang. So, ayan na nga, no? Ito na yung latte. Ayan. Naset aside ko na. Yan, ganyan siya karami yung maliit na lalagyanan.
And then ito ng dahon, lagyan ko siya ng, kasi hindi, kaysa naman itapon ko yung oil. Ayan, lalagay ko dito, napadami, dahil lalagyan ko pa rin. So lalagyan ko na rin ito ng pati itong dahon. Yan, lagyan ko na rin. Napalagay pa pati rito. Lahat, lalagyan ko. Kasi, alanganin yung oil na kung i-conserve ko pa, napaka-konti lang. So, yan, no? Ay, first time ko kasing gagawa ng ganito. Kaya, hindi ko pa kabisado. Pero maganda na rin yung may experience. Na-experience ko kung paano magawa. May hindi ko alam. Parang bitin yung... Tsaka, lalagyan ko siya yung tira kong ano, mahirap pala ito. Yan, yung lalagyan ko siya yung tira kong langka. Yan, para may extra flavor. Yan, nangula. Nag-invento ko ng mga kakaibang ano, lasa. Well, kanya-kanya naman tayo ng gusto. Yan. Wala pang kung so, tapos ito yung yan, naging even na yung ano niya. Ito na yung lansong, oh. Yan, even na yung texture niya. Konti ka. Tapos yun nga, yung iniisip kong balak kong lagyan ng langka dahil di ba marami nga itong sobra ko dati. Ayan. Siguro mas masarap ang lasa. Kaya try kong lagyan siya. Try kong maglagay ng langka all over. Hi! Dito siya set aside ko muna tsaka ko pira-pirasuhin kasi masarap din naman siguro. Dati kasi parang sa amin parang may nakain na akong tipong ganyan, ang tawag sa amin yung roll, rinol nilang pahabang ganun. Eh tapos sa loob may langka. Yun, naalala ko lang, ganyan yung natikmang ko nung bata ako. So, yan. Malinis naman yung kamay ko. So, kakamayin ko na lang. Ilalagay ko rito sa loob. Ikakalat ko siya. So, kamayin ko na lang, guys, kasi malinis naman yung kamay ko. Yan. Para may lasa siyang langka. Yan. Bagong ano, discover. Pwede naman yung kanya-kanyang. Marami siya, oh. Yan. Para masarap. So, wait lang. Hugas muna lang kamay. Wait, papakita ko sa inyo. So, yan. Lagyan ko siya ng langka sa loob.
Tsaka kung linbubu, yun, yung lalagay na yung yan, kasi nasa tripod yung cellphone. Ang hirap. Siyempre, bago-bago pa lang. Wala pang masyado mga gadget. So, yan. Yung hindi ko alam kung magkakasya siya. Even na siya. Kagawin ko ulit. Wala na kasi akong strainer. Ew! Strainer ko sana. Strainer ko kaya. O ano ba yan, mga hindi prepared? So wait. Huwag na nga, hindi ko na nga. Kasalaking ko pa sana para Pino, pero hindi na. Wala akong mga gamit. So yan, boost ko na. Hindi ko lang alam kung magka siya. Teka, bakit dito wala na siyang kulang yung ano, bamba dito, walang dahon, eh di lalabas, bawal lumabas. Bawal lumabas. So yan. Ooh. My goodness. Ikal, marami naman siya. Lagyan ko. Ay. Yan, ano ba yan? Hindi ko napansin. Hindi ko na. Ayan po, kasal ko yung yan, kasi butas do, ano doon yan, a disaster. So, hindi ko alam kung paano ito, buhos-buhos na lang. Bahala na kung anong kalalabasan. So yan. Ayan. Ganyan ang first time, first timer. Woo! Nabuhos. So yan po. Yan lang itsura ng aking merienda. So, dito na sa tarin, isa pa rito sa steamer. Kung ano nangyayari sa steamer, mapapasok. Mapasok ba si Senyorina? Saglit lang, inaayos ko lang po ito. Bumababa kasi siya. Ayan. Yung clot. So, yung clot, paano? Lalagyan ko ng clot itong, kasi kumukulo na. Well, paano ko siya lalagyan ng cloth? Eh, mainit na. Yan.
ang hirap ng ano ah, on the spot. So, buti na lang maganda yung takip. May hawakan, may butas, yan. So, nagawaan ko lang paraan. Nagawa ko agad siya ng may takip. Ayan. So, ibubus. Ilalagay ko na. Yan, napakahirap naman. Yan. Wow! So, yan, kukulo na. Sari ko na ng ito, mga 30 to 40 minutes. Yan. So, parang makakapasok. So, wait lang. So, yan. Lalagay ko. Oops! Nailagay ko na. Yan. Minagic ko. So, tatakpan ko na po. Ayan. So, yan. 30 to 45 minutes yan. 30 to 40 o 45 minutes. So, check-in ko na lang mamaya. Oras na. Yan. Okay, check-in ko na lang ulit mamaya. So, magkita-kita tayo ulit mamaya. Tingnan natin ang resulta ng first time kung paano gumawa ng talamay na lansong. So, hello po. Ayan po. 45 minutes na ang nakalipas. So, pinatay ko na. Pinapalamig ko na. So, ayan na siya. So, ayan. Parang ano ah, parang mas type ko talaga yung mas favorite ko talaga yung ano, yung isang ginawa ko. Yung yan, yung at tawag doon yung puti na maha. Yun. Kalimutin ako eh. So, yan. Mas, parang mas talagang type ko yun. Maha. So, anyway, trinay ko lang naman ito. Tapos, inimbento pa. Ginawang ko pa siya ng, linagyan ko pa siya ng langka. And then, yan. Nagano ko ulit. Dahil, marami naman. You know, may ano pa, oh. Yan, lalagay kong ganyan. Dahil mas marami naman yung extra kong yan siya. Marami naman yung extra kong ano, dahon. So, linagyan ko siya. Ano bago dito? Dahil mainit pa, so palalamigin ko muna. So, yan, medyo malamig-lamig na ng konti. So, kuha ko ng malamig na mainit pa, pero try ko nang alisin para parang ano pa siya. Malambot siya. Dahil siguro sobrang dami yung gata ko na ilagay. Oh my goodness. Itong nahirapan ako sa first time kong ito, not unlike yung mga ibang ginawa ko. So wait lang po. Nadikit na sobra. So ayan, hello po. Ayan. So, yung lansong, kalamay lansong ko, yung version na ginawa ko ngayon na first time kong gawin. So, puwalpak siya dun sa ano, nalamog. Nalasog siya. Hindi siya lansong. So, ganito ang nangyari. Anyway,
tinatawa na ko yung sarili ko kasi first, at least wala namang masama sa first time na gumawa, no? So ito ang nalasog na kalamay. But since maabilidad naman ako, so meron akong gagawin na ibang klase. Yan. So kasi ito pwede pa rin naman kainin. And then sa amin, nalasog kasi yung lansong na kalamay. So kalamay pa rin siya. Well, madiskarte naman ako, no? At maabilidad. Yan, maabilidad. So gagawin ko na lang siyang kalamay roll. Ayan. Yan. Tama-tama, yung nung bata ko, ganito meron sa amin talaga. Promise. So, yung iro-roll ko na lang siyang pag ganon. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, pag ganon. Pero, mainit-init pa siya eh. Para nabigyan ko. Tapos, nakabalot sa plastic. So, kung gaano kahaba. Yan. Oops! Yan. Nalasog ang lansong. Nakalamay na lansong. So, buti na lang, maabilidad ako. So, gagawin ko na lang siyang kalamay roll. Yan. So, ito, lalagyan ko lang oil. Yung latek, yung ano niya. Buti meron pa natitira. Balak ko sana itapong kanina. Meron pang konti. So, dito, yan. Uy! Yan. Dito ko niyan siya, yung kalamay ilalagay. Yan. Sa amin nung bata ako, merong ganyan. Kalamay roll. So, mainit pa. Mainit-init pa eh. So, palalamigin ko muna po. So, yan. Medyo malamig-lamig na ang lansong. So, malinis naman po ang kamay ko. Nakaugas ko lang ng kamay. So, malinis na yan. Pwede nang yan, mag-roll dito. Dahil malinis naman ang kamay ko. So, eto. Oh. Ang init pa. Hindi pa rin malamig. Hindi ko alam kung lalagyan ko siya ng dahon. Kasi yung sa amin doon, naalala ko nung bata ko, walang dahon. But since baka dumikit, ang init pa. May init pa rin. Mukhang maya-maya pa kasi baka mapasok ko. So, antayin pa natin more para pinapalamig ko muna. So, yan po. Mahirap pa lang siyang i-roll. Dahil parang mabilis na ako matapos. Ganyan. Ayan ang ginawa ko. Sinama ko na rin yung dahon dito. But anyway, parang yung ano niya, parang tipong ganito yung ginagawa sa amin. Tapos, nakikita ko kasi nung bata ko, ginagawa nila pag ganyan. Pag ganun ba na nga nilang inaano eh. Linagyan ko ng latik sa loob.
Yan, pag ano yun, syempre sila magagaling na dahil nagtitinda sila eh. Dahil dati, nung bata ko, tabi lang namin, or hindi, malap yung mayroon kami ring tindahan na ano sa Pilipinas, no? Basta mayroon kaming negosyo. So, malapit kami sa mga, sa public market. So, yung tindahan namin malapit sa public market. So hindi ko na i-elaborate yung kung ano negosyo ganyan. So bali so nung bata ko, yun nga. Yun nakikita ko yung malapit lang kami sa mga gumagawa ng mga kalamay or mga ano dahil sa palengke nga. So yun, nakikita ko sila pag ganyan, ginaganong-ganon nila. So ako hindi ko siya makuha. So ganyan na lang. Total ako lang naman naman ang kakain. Ang akin lang yung experience na yan, mahirap siya. So anyway, ganyan. Yan, isang portion na ito. Pero ilang beses ko kakainin. But, hindi pa ito yung meron pa akong tira-tira. Saglit lang, pinakita ko lang sa inyo na ito. Yung ginawa ko nga, linagyan. Yan siya, may latik, may langka. Yan ang isang portion na kung ilang beses kung siyang kakainin. Tapos, meron pa akong tira. Hindi pa dyan nagtatapos. Yan. Ito pa, oh. Oops! Ayan pa yung tira ko. So, since pag gano'n kasi, kuminsan bumibili rin ako sa mga nagtitinda rito. Ito, iniipon ko yung mga ano, yung ibang ano kasi, hindi ako nagtitinda. Ibig sabihin yung pag bumibili nga ako sa mga nagtitinda, ito yung mga lalagyan nila. Kumisan iba-iba, kumisan palabok, kung ano lang yung binibili ko. Kung tinatamad akong gumawa. So, yung naiipon yung iba. Yung iba tinatapon ko rin, syempre. So, meron akong naipon dito yung mga hindi pa naitapon. Kasi kumisan dito ko rin lilalagay yung mga leftover ko kuminsan eh. Pwede pa naman eh. O, diba? Hindi pa naman sira. So, hindi ko nga naitapon. So, ang gagawin ko nga, dito ko na lang lalagay yung iba para naka-portion. Yan din ang ano, buti hindi ko siya tinatapon. So, lalagyan ko na lang ng ganyan para hindi dumikit, no? Para lang ako rin nagtitinda, pero hindi naman ako nagtitinda. Yan. Para at least, yan, naka-portion-portion yung kakainin ko. Yan. Para rin naglalaro ah. Ayan. So maano siya, madikit-dikit. Ganito pala ito. Ayan. Ginunting ko na parang tikoy. Ayan, madikit-dikit siya. Hindi ko kasi nailagyan ng nako baka mag sa bagay pag yan nagdikit-dikit. Yan, isang portion na naman. Naglalaro lang eh. Yan. Tapos lagyan ko ng latik, maliis naman yung kamay ko. Para rin ako nagtitinda. Yan. Yan ang lansong ko. Linagyan ko lang. Ligyan ko siya ng langka. Yan, kalamay na lansong. Yan siya, oh. Oh. Yan, ligyan ko portion. Tapos, isa pa. Bali, dalawa pa siguro ito. Ano ba yan? Mahirap palang gawin ito. Napaka, ano, yung kailangan talaga, pati gamay ko, may oil dapat. Kaya, nakalimutan ko lagi. Ang hirap pala. Mas, talagang, mas maganda yung ano, yung mga blanca, mas madali. Eto, napakahirap pala. Walang kito. Ay, she. Parang ano, parang tikoy.
Ayan, portion, portion. Lagyan ko na naman ng latik. Whoop! Bata ko lang nagtitinda. Ayan. So, ayan. Ito ang last. Maliit lang yung isa. So, nagdikit-dikit sa kamay ko. Hindi ko natuloy mapindot yung pose. May aking camera. So, mahirap pala itong gawin. Pero, napaka-interesting. Yan o, yung pangalawang portion. Yan, pangatlo na pala ito. So, yan. Maano siya, matrabaho. Yan, ito yun na, ganyan na yan. Lagi ko na rito. Ganito palang gawin to. Nakakapagod. So, madikit sa kamay at so, kutsarahin ko na nga ang latik sa marami pa sobra. So, yung mga sobra sa latik dito sa yung sarap. Yan, yung sobrang latik dito ko siya, ano pag kinakain ko na. Yan. So, papayat ako kung ano yung mga yan. Lansong talaga siya pero nalasog. Ayan. So, yan. 1, 2, 3. Then, ito nga, new roll. So, papakita ko. Maganda oil-oil na yung mga kamay ko. Tsaka itong mga access, ano, gadget ko. So, yan po ang lansong nalalasog. Mahirap palang gawin. First time kong gumawa. So, yan, pinortion-portion ko na para akong nagtitinda, pero hindi naman. Sana, ayun. Yan. Ito ang roll. Lansong roll. Rinol ko siya. Trinay ko. Tapos ito yung mga portion by portion. 1, 2, and 3. Ito pang apat yung roll. So, yan. Tapos, may tira pang latik. Yan. So, yan mga nagawa ko. Hindi nakikita isa. So, yun lang po. Napakahirap. Napagod ako matrabaho pala ito. Itong kalamay na lansong. So, maraming salamat po dahil mamantigan na yung kamay ko. Paalam. Sana nag-enjoy kayo.